page 31 says, God's blessings change to a curse. Our Creator has bestowed His bounties upon men with a liberal hand. Were all these gifts of providence wisely and temperately employed, poverty, sickness, and distress would be well-nigh banished from the earth. But alas, we see on every hand the blessings of God changed to a curse by the wickedness of men. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. We are really blessed, Doc, kasi ang ganda, Doc, ng ating sinimulang topic last week dahil pinag-usapan natin yung self-control, yung temperance natin sa ating mga kinakain. Kaya sa ating pong mga manonood, tunghayan niyo po ang ating pong topic ngayong hapon pong ito dahil tungkol po ito sa alcohol and the home. So, Doc, bago natin simulan, dahil pagpipigil na naman ito, ay tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo pong dakilang pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Ama, sa karunungan at patuloy nawa po ang inyong gabay, ang inyo pong katalinuhan at karunungan ang sumaamin sa hapon pong ito. At gayon din po, Ama, ay basbasan niyo po ang amin pong mga manonood na sabay-sabay po naming malaman at maging informed po kami, Panginoon, sa inyo pong kasulatan regarding, Panginoon, sa alcohol. Maraming maraming salamat po, Ama, sa biyaya at sa pag-ibig at gayon din po sa aming pong kalusugan at buhay. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, Doc. Simulan na natin, Doc. Pag sinabi natin, Doc, na alcohol, ano bang ibig sabihin nito? Eh, siyempre, tayo namang mga Pilipino, ang tawag namin sa alcohol, alak. Kasi, siyempre, alcohol yan eh. Pagdating sa loob ng katawan yan, talagang hindi naman dinisign ng katawan natin na pasukan natin ng alak o alcohol. Pag sinindihan mo nga yan, lumiliyab eh. Totoo, Dok, no? Yeah. Kaya, yun yung bagay na kung pagkaminsan, siyempre, nakagisnan ng sangkatauhan, na para bang naging part ng lalo na pag may kasiyahan o kay isang malaking piging, ay lagi nang hindi magiging kompleto itong tinatawag na kasiyahan, kung tawagin, kung walang alcohol. Totoo, Doc, no? At sa atin pong mga manonood, panigurado ko po ay narinig nyo na alcohol is good for the heart. Pero para sa mga umiinom, tayo, Doc, hindi tayo umiinom, ano, tubig lamang, ano, tsaka yung mga natural juices. Pero sa atin pong mga manonood, ang question po namin, ang katanungan po namin sa inyo pong ngayong hapong ito, magandang pakinggan na maganda sa puso. Pero ano kaya ang epekto ng alcohol sa atin pong brain? Kasi, Doc, di ba, tungkol sa puso ang pinag-uusapan. Pero ano ba yung controlling system ng ating katawan na pinag-usapan din natin last week, which is yung ating frontal lobe, yung ating brain, di ba, Doc? So napakagandang topic nito na talagang pag-usapan dahil tungkol sa pag-iingat pa rin ng ating controlling system. So simulan po natin, mga kaibigan. In Temperance, page 31 says, "There is no class guilty of greater perversion and abuse of his precious gifts than are those who employ the products of the soil in the manufacture of intoxicating liquors. The nutritive grains, the healthful, delicious fruits are converted into beverages that pervert the senses and madden the brain. As a result of the use of these poisons, thousands of families are deprived of the comforts and even the necessaries of life. Acts of violence and crime are multiplied, and disease and death hurry myriads of victims to a drunkard's grave." Matindi, Doc. Kasi hindi lang sa pagkain, kundi sa society natin, di ba, maraming aksidente, Doc. Kasi naging normal na kasi yan eh. Para bang because of this modern civilization, people are no longer recognizing that those kinds of drinks ay hindi dapat talagang masanay na maging part ng katawan ng tao.
Kasi pag pinag-usapan natin itong alak o alcohol, talaga nakikreate ito ng maraming mga problema sa loob ng ating katawan. Siyempre, alam naman natin na may mga certain parts of the body, lalo-lalo na yung liver, yung kidney, nabanggit mo kanina, yung brain. Actually, lahat eh. Dahil siyempre, talaga namang hindi naman tayo nilalang ng Diyos na meron tayong pangangailangan ng alcohol. Siyempre, kung ano yung, kumbaga sasakyan, di ba? For example, merong specified na, kung tawagin niya natin, manual. Eh, alam mo naman sa manual na yun na hindi naman sinama yung alcohol. Mm-hmm. Ginawa mo, nilagyan mo. Eh, para bang harapan o diretsuhan mo na sinisira yung sasakyan mo. O kaya, lagyan mo ng asin yung radiator. O lagyan mo ng alcohol yung gasoline o tangke ng gasolina. Eh, siyempre, hindi yun tatakbo. The same thing sa ating body. Pag sinabing alcohol, wala namang po pwedeng makatanggi dito. Wala namang requirements ang ating katawan para mag-take tayo ng alcohol. Kaya nangyari, nagkakaroon ng problema yung ating system. At sa atin pong mga manonood, isa pong study ang ginawa po ng Amen Clinic, which is run by Dr. Daniel G. Amen, a psychiatrist in Costa Mesa, California. And he said in Amen Clinic's website in August 2, 2019, 5 scary ways alcohol damages the brain. And the number one, it shrinks brain volume. So, Doc, pag sinabi natin shrink, di ba, pinapababa nito yung pinaka-volume ng brain. Mm-hmm. Okay. Kaya nga, kung, di ba, yan, nangyayari yan sa mga nanliligaw. Hindi nila masabi yung kung ano man yung gusto nilang sabihin. Pag nakainom ka ng alak, para bang nawawala na yung hiya mo, para bang okay lang sa'yo. So, pag nakainom ang tao, ay nagkakaroon ng problema sa kaya na, kung ano yung maisip niya, nasasabi niya. Oh. At kung meron siyang gustong gawin na makakasakit sa kapwa niya, kung minsan nagugulat siya, madali niyang nagagawa yung gusto niya. Dinadaan ito sa pag-inom ng mga ganitong tinatawag na inumin. Kaya isang bahagi na talagang utak ng tao ay talagang dinesign nito para makapag-isip tayo ng tama. Pero pag umiinom tayo ng ganung uri ng inumin, para bang bumabagal at pangalawa, yung pang-control mo ay nawawala. Okay. Kasi ang ganda ng example mo, Doc, no? Kasi syempre, di ba, sometimes, meron tayo sa atin pong mga manonood, meron tayong mga gustong sabihin, pero because of nagkaroon ng problema sa ating controlling system, which is the brain, ay naaapektuhan kung ano yung way natin to communicate to other people. So, yan po yung isa sa mga scary na mga epekto ng alcohol sa ating katawan. So, here's why. People who drink just 1 to 7 drinks per week have smaller brains than non-drinkers. According to a 2008 study at Johns Hopkins that appeared in Archives of Neurology, this same research found that people who have 2 or more drinks per day have even more brain shrinkage. So talagang nakakaliit talaga, Doc. Nagsishrink talaga, lumiliit talaga yung brain natin. And also, a 2020 study in Scientific Reports found that moderate drinking was associated with lower total brain volume in early middle age. At ano po? Tignan niyo po mga kaibigan sa screen niyo dahil ang ages po sa study na ito ay 39 years old hanggang 45 years old in both males and females. Kaya yung sinasabi mo, Doc, na example, no, na kapag yung, syempre, nasa example, yung mga piging, di ba, yung mga celebration, konting sama-sama, especially sa mga Western culture natin, talagang, andyan talaga, hindi mawawala ang mga alcohol. Lalo na sa mga lugar na malalamig. Yes. Ito yung ginagamit para, syempre, uminit yung katawan. Mm-hmm. Pero ang pinaka, ano dito, yung once na inintroduce mo sa katawan yan, syempre, yung katawan natin ay hahanap-hanapin yan. Kaya nagkakaroon nito ng tinatawag na habit forming or addiction. Mm-hmm. Lalo na ginagamit ng iba ito bilang pampatulog. Mm-hmm. Na pag medyo hirap kang matulog,
nagsashot sila. Hanggang sa masana yung katawan mo, hindi ka na makatulog pag hindi ka uminom. Okay. Ang ganda nun, Dok, no? Kasi sa ating pong mga manonood, talagang ako personally, may mga nakikita ako na mga ganyang klase ng tao na talagang hirap matulog. Kaya yung pampatulog nila or pantulong sa pagtulog nila ay yung mga alak talaga. Kasi sabi nila, may tama eh, di ba? Yun, Dok, yung kadalasan naririnig ko. So, ito po, isa pang research, mga kaibigan. On adolescents and alcohol consumption in developmental cognitive neuroscience show that those who became heavy drinkers between the ages of 12 to 17 compared to those who did not drink alcohol started out with less brain volume and lost even more brain volume over time. When it comes to the brain, size matters. Bakit? Kasi ito nga, Dok, yung controlling system natin. Yeah, ang mahirapan talaga ang ating brain eh. Pag uminom tayo ng mga, kung tawagin nga natin, alcoholic drinks. Kaya we are actually advising people, especially who are watching today, to see to it that we are going to be particular in anything that we are going to take, especially drinking alcohol. Kaya isang blessing eh. Just imagine, nung pinanganak ako, Seventh-day Adventist yung parents ko, talagang lumaki kami na walang alak. Kaya nung nagbinata na ako, nakalakihan ko na yun. Kaya isang bagay lang yung pinasalamatan ko sa God, na sa dami-dami ng religion na naaniba ng parents ko, eh na-bless ako doon sa bahagi na kasama na yung bawal uminom. Kasi karamihan naman ng mga pamilya, nakakagis na nila, magulang nila, okay lang uminom. Kaya nangyari, minamana ng mga anak nila. So, nangyari sa akin, pinanganak ako na Seventh-day Adventist yung parents ko. Ang pinamana ng parents ko sa akin, eh talagang ang alak ay hindi maganda sa katawan. Kaya isang benefit o isang blessing na ngayon ay atin na nakikita yung doon pa lang ay malaking pagkakaiba na. Totoo, Dok, no? Ako po sa atin pong mga manonood, no? I was born in a non-SDA family. Pero never po talaga ako nakatikim. Kasi, alam mo yun, Dok, parang iba pala talaga kapag yung... Alam mo kasing masama. Kaya kapag alam mong masama ang isang bagay sa katawan mo, iinumin mo pa ba? O kakainin mo pa ba, mga kaibigan? Kaya tumutok po kayo dahil itutuloy po natin itong mga ways kung bakit masama ang epekto ng alcohol sa atin pong brain. Okay. So, the next one, Doc, is it lowers blood flow to the brain. Eh, alam naman natin, Doc, na ang dugo ang buhay ng ating katawan. Diba? Nandyan talaga yung buhay. Kaya, napaka-importante na malaman natin na nakaka-apekto pala talaga itong alcohol na ito sa atin pong brain. So, the brain scans of heavy drinkers show reduced overall blood flow to the brain. When levels are low, it can lead to a laundry list of problems, katulad ng brain fog, poor decision making, trouble concentrating, impulsivity, and more. Important to know that low blood flow on brain scans is the number one predictor of future memory problems and Alzheimer's disease. O diba, Dok? Isa-isayin yun natin doon. Yun yung medyo, masasabi ko na talagang parang wala nang value yung pagkatao mo eh. Mm. Pag wala nang natitirang memory o yung tinatawag na bagay na dapat ay natatandaan mo o naalala mo. Mm-hmm. Unahin natin, Dok, no? Kasi nabanggit dito yung brain fog. Ibig sabihin, clouded kung paano yung decision making mo. Diba? Na parang wala, katulad nga kanina yung example mo, Dok, 'di ba? Yung nanliligaw, nauutal na siya. Tapos hindi niya na masabi kung ano yung gusto niyang masabi pag minsan, 'di ba? Pero kapag nakainom, ay madali niyang nasasabi. Nasasabi yung sa parang loobin panlakas niya ng loob. Oo, sa loobin niya. Mm-hmm. Pero ang pinaka-point dito, ano naman yung epekto doon sa loob ng katawan natin, doon sa pinaka-brain natin, which it clouded, ano ba yung tawag doon? Yung it, yung para bang natatakpan o yung na... Nabubulagan, nawawala yung normal na ability ng brain, mm-hmm, para magawa niya yung
function niya. Functions niya. Mm-hmm. At ito pa, yung sinasabi natin na poor decision making, napaka-importante nito, Doc, no? Kasi syempre, you need to know ito, lagi mo to, naalala ko, Doc, lagi mo itong sinishare. Kasi you need to choose right from wrong. Stimulating food or the natural food, di ba? Yeah. Yung walang lasa o yung masyadong malasa. Yung flesh food o hindi flesh food, di ba? Napaka, sa totoo lang, Doc, napakadali ng yes or no. Actually, dalawa lang naman eh, ang pamimilian mo eh. Pero itong alak, actually, madali namang paglabanan nito. Mm. Mas mahirap yung temperance. Mm-hmm. Kasi cover lahat yan eh. Mm-hmm. Part na rin naman to eh. Mm-hmm. Dahil alam naman natin, bakit lahat ng umiinom, nanginginwi yung mukha nila. At naranasan ko, abang nanonood ako, pag nagtatagayan sila, ayaw nang mapaparami yung kanila. So, ibig sabihin, alam nila na hindi naman masarap yung lasa. Talaga lang na naging, ang tawag nila ay, para bang hindi ka tunay na lalaki pag hindi ka nakisali. Mm-hmm. But in reality, just the taste alone, actually, hindi naman to pleasing eh. Mm-hmm. Talaga namang gumuguhit siya lalamunan. Mm-hmm. Kaya nung nasubukan akong try, itikman, mm-hmm, sabi ko, bakit ganun nagugustuhan ito? Mm-hmm. Eh talaga namang amoy pa lang, masusuka ka na. Mm-hmm. Eh bakit iniinom ito? Dahil siyempre kakantsawan ka, mm-hmm, lalo na pagka may barkadahan ka. Mm-hmm. At pag naging alkoholik ka na, dahil nasanay ka na, kahit hindi ganong masarap ang lasa, eh talaga tuloy-tuloy na ginagawa mo na. Mm-hmm. Kasi nasanay ka na. Iba talaga, Doc, yung dala ng peer pressure para po sa ating pong mga manonood, sa ating pong mga taga-subaybay. Kasi kapag mas pinairal natin yung kantsaw ng kaibigan natin o kantsaw ng ating mga kamag-anak, eh malalagot po tayo. Kasi mararanasan po natin ang brain fog, poor decision making, trouble concentrating, yung impulsivity. So parang ang daming makakaapekto sa katawan mo, no, Doc, especially sa brain natin, kasi bilang isang tao, dapat nakafocus tayo sa isang goal. At yan ay ang mapabuti yung ating katawan. Mapaganda yung pinaka-flow para maingatan natin yung katawan, which is yung lagi mo sinishare, Doc. Yeah, kasi diba? Cover lahat yun. Actually, ang katawan naman natin talagang they are working as partner. Mm-hmm. Pagka na damay yung isa, damay ang loob ng katawan. Pero itong alak, ay kitang-kita natin, pati yung liver mo eh, pati yung kidney mo, mm-hmm, mga nerve ng ng katawan mo, mm-hmm, talagang halos ay masasabi ko na talagang hindi talaga pwedeng padala tayo dito. Mm-hmm. At maganda na yung habang maaga pa ay mauwi natin itong kahinaan na nakagistan ng napakarami mga tao. Mm-hmm. So ito yung danger. Now we are now living in these kinds of environment that we must realize also that anything that we put it in inside our body, eh kailangan natin munang lagi nating iisipin kung ano yung may dudulot nito sa ating katawan. At kung alam natin na hindi makakabuti, may karapatan tayo dahil may choice tayo. Mm-hmm. At ang Panginoon, binigyan niya tayo ng karapatan na makapamili. Mm-hmm. Hindi naman yung para bang nawala na sa yung choice mo. Mm-hmm. Gip ito eh. Kahit anong gawin mo sa buhay mo, it's still your choice. Mm-hmm. Binigyan tayo ng freedom ng Panginoon na kapangyarihan kung paano gamitin, mamili sangayon dun sa magandang kapamaraanan. Mm-hmm. Kaya pagdating sa freedom of choice, lagi kong binibigyan ng daan. Kung ang God nga, may choice ka. Mm-hmm. Kaya pag pinag-usapan natin itong atheism saka itong evolution, actually, kaya laban sa Bible yan kasi sa Bible kasi may choice ka. Ang isang bagay na pinipilit sa'yo, na laban sa kalooban mo, actually, hindi biblical yan. That is from Satan. Kaya ito yung bagay na dapat maunawaan at maintindihan ng bawat tao. For example, ang tao, pinili niya uminom ng alak, hindi naman siya pwedeng pigilin eh. Even God. Mm-hmm. Hindi pwedeng pakialaman ng Panginoon choice mo. Pwede ka magpakamatay kung gusto mo eh. It's still your choice. Totoo, Doc, no, na hindi natin, katulad tayo, Doc, nandito lang tayo to inform everyone, yeah, our friends who are watching. Not to force anyone or sabihing bawal ito. It's still our choice. Yes. Mm-hmm. The reasons why we are sharing and educating our viewers, our people here in the country, because we know that a lot of Filipinos are still
in that kind of bondage. Mm-hmm. It means that they need some education and at the same time to have some sort of proper information that can reach them or they can that we can help them to win their battle, mm-hmm. lalo na young people. Mm-hmm. Kasi ang mga young people ngayon, ordinary na lang alak. Mm-hmm. Kasi pag nagsimula ka sa alak, kasunod yan sigarilyo. Mm-hmm. At pag may sigarilyo na, pangatlo niyan shabu. Totoo, Dok, no? Kanya-kanyang lalo na kung may barkada. Yeah, kaya talagang kailangan ng maturuan natin natin mga kabataan na ang brain, once na yan ay nadamay na, mm-hmm. o nagka-problema na, hindi yan po pwedeng mag-repair o mag-regenerate ng overnight. Mm-hmm. It will take time. Mm-hmm. Eh, paano kung hindi na kaya at may edad ka na? Mm-hmm. Lalo-lalo na pagka ito ay naging alipin, mm-hmm. ng kahit na ano pang bisyo. Kasi ang bisyo kasi sa Bible, evil process yan eh. Mm-hmm. Yan yung winiwi ng Panginoon, mm-hmm. kung paano ma-rescue at mapalaya, mm-hmm. dito sa pagkaalipin na isang uri ng bisyo na siyang kumokontrol sa katawan ng tao na alam natin si Satan ang nasa likuran nito. Mm-hmm. Salamat, Dok. At sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong mga katanungan sa atin pong topic regarding po sa alcohol and the home, ay at regarding din po sa temperance, ay isend nyo lamang po yan sa mga numero po na magpa-flash sa inyong screen at gayon din po sa comment section ng Kaalamang Pangkalusugan. Kaya mag-message lang po kayo at atin po yung sasagutin dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. At ito naman, Dok, yung epekto rin pala ng alcohol sa ating brain yung ay yung tinatawag na yung ano yung sa brain, 'di ba, yung atrophy, 'di ba, pag nag-exercise ka, minto ka, mm-hmm. lumiliit yung buto. Yes. So itong tinatawag na hippocampus, itong parts ng brain natin na ito, pag umiinom tayo ng alak, kahit nga kalating baso lang eh. So isang araw eh kino-considered nito na moderate drinking. Mm-hmm. But in reality, tuloy-tuloy yung tinatawag na pagka-damage o pagkasira ng brain, lalo-lalo na yung kanilang mga memory. Mm. Na isang bahagi nga ito na dapat ay maging available ito sa public. Na hindi yung pinapakita mo lang sa media ay puro maganda. Pero ang tanong, ano naman kaya yung behind doon? Mm-hmm. Kaya nga ang morality ng tao, it's going down the tube. Because we are no longer getting quality information, especially from the normal information, especially sa media. Na kailangan malaman ng mga kabataan kung bakit napakaraming krimen. Dahil karamihan naman talaga ng pinanggagalingan, ng awayan. Lalo-lalo na sa amin, sa Bulacan nung araw. Basta may ayawan, may awayan, inuman yan. Saksakan, barilan, na pag sila ay nandun na, sa point na para bang ikaw ay nakakalalakihan, mm. ang nangyari ay gulo ang kasasapitan. Mm. Kaya sabi nga, ang taong hindi umiinom ay mas maganda ang kanilang pakiramdam. At alam nila kung nasaan lugar sila, lalo-lalo na pagdating dun sa point na kailangan nilang maingatan ang reputasyon na siyang kakikilalanan ng ating pagkatao. Ayan, salamat, Dok. At sa atin pong mga manonood, no, napaka-importante din po na malaman natin yung mga ganitong klaseng study na ibabahagi po natin ngayon. According to British Medical Journal, a 30-year study of 550 women and men that was published in 2017, people who had 4 or more drinks per day were 6 times more likely to have atrophy in this critically important region of the brain, which is yung ano po, yung hippocampus po natin sa brain. And yun yung sinabi kanina ni Doc na responsible sa ating memory at sa learning natin. Compared doon sa mga non-drinkers. So, mas apektado talaga mga kaibigan yung mga umiinom ng alak. And moderate drinkers, which is naririnig natin lagi sa mga commercials, no, Doc? Drink moderately. Ano pong sabi sa study na to? Moderate drinkers had 3 times the risk. So, the researchers noted that they found no protective effects from light drinking. So,
So, napaka-importante doon na maintindihan natin yun, di ba? Sa atin pong mga manonood. Kung meron po kayong kamag-anak, kung meron po kayong kaibigan o kakilala po, ay sabihin niyo po sa kanila na panoorin po ang episode po na ito upang malaman po nila ang epekto na negatibo sa atin pong brain. Kasi talaga nga naman, Dok, di ba? Sino ba naman ang gusto na magkaroon ng memory loss? Magkaroon ng problema sa ano sa ating learning, sa memory natin. Masasabi mo pa kaya, Dok, sa iyong mahal na asawa na minamahal kita, I love you, kung bigla ka, kung manginginom ka na or umiinom ka na, nalango ka na sa alak, di ba? Kaya naman yung antagal na panahon mong pinagsikapan na makatapos ka sa pag-aaral, tapos nung matapos mo na, ilang taon lang ang nakaraan, na wala na sa utak mo yung bagay na yung natutunan. Yes. So ito yung bahagi na, hindi ba kahit yung Bible, kahit sabihin mo na matagal mo nang nabasa, pagka nasira yung memorya mo o memory mo, eh hindi mo na maalala yung dati mong nabasa. Memoryado na. Mm-hmm. Eh how much more kung magpapanibagong pagmimemorya ka? Lalo hindi mo na makakaya. Kaya ang tanging paraan, para huwag nating masira ang ating kaisipan, unang-una ay ingatan natin at i-value natin na hindi naman tao ang gumawa niyan, kundi ang Diyos ang siya nakakaalam at nagbigay kung paano yung tayo mabuhay na mayroong tunay na kapayapaan, kaligayahan, katiwasayan na ating ma-enjoy itong tinatawag na regalo ng magandang buhay. Salamat, Dok. At yung atin naman pong pang-apat na epekto po sa ating pong brain ay it reduces the number of new brain cells. O di ba, Dok? Excessive alcohol consumption lowers the generation of new brain cells, especially sa atin pong hippocampus. Na napaka-importante talaga, Dok, no? Kasi ang memory natin, dyan lahat yung... Kung naging malungkot ka man, kung naging masaya man, kung naging nakakakaba yung ganito, yung iba't ibang mga emotions or iba't ibang mga stages or development natin nung tayo ay habang lumalaki. Especially sa kasama natin, yung sa family natin, sa mga kaibigan natin, sa mga organization natin, ang sarap isipin na meron tayong alaala. Yun talaga, Dok, no? Meron tayong memory, di ba? Katulad si, kahit tulad mo, Dok, di ba, ang dami mong mga memories na naaalala mo nung nasa Bulacan ka. Hindi naman nawawala eh. Mula elementary, mula pagkabata pang maliit eh. Nandun pa rin eh. Isang gift yan eh, ng Panginoon eh. Na naalala mo yung pagmamahal niya. Yes. Sa panahon na iningatan ka niya, sa mga delikadong lugar. Hindi ko nalilimutan yung mga paalala ng Panginoon sa mga nakaraang panahon. Pero may iba lang ako kasi siyempre pinag-usapan natin yung tungkol sa dementia o itong tinatawag na pagkasira ng ating memorya. Pero marami yung hindi nakakalam na kapag minsan, pag sinabi nating alcohol, hindi ko umot, hindi ka uminom ng alak eh, exempted ka na. Kasi katulad nga nung napag-aralan natin ng mga nakaraan, yung mga wrong combinations ng pagkain. For example, ang sugar at yung tinatawag na milk. Pag itong dalawang tinagsama, di ba, pag kumain ka ng ice cream, may asukal yan. At para maging masarap yung lasa, lalagyan na asukal ng gatas o animal milk. Pag pinagsama mo yung dalawa, at yan nakalagay din yan sa Council on Diet and Food. Na pag nagsama yung dalawa, yung sugar at yung milk, ay nagiging alcohol. Mas grabe pa. So, ibig sabihin, pwede rin palang masira yung brain natin. Sa hahatulan mo yung iba, uminom ng alak, eh, ang lakas mo naman kumain ng ice cream na magkahalo yung sugar at saka yung gatas. Pangalawa, na naging alcohol. Yung pinagsama mo yung prutas at gulay. Dapat ang prutas pala ay kinakain ng walang laman ng tiyan at walang halong ibang solid food. Or else, pag pinagsama mo yung dalawa, nagpe-ferment. Any fermentations turn into alcohol. Na cause din ng pagkasira ng brain. At katulad, for example, pag hindi ka natunawan ng pagkain, nagpe-ferment din yan pag na-overeat ka. So, ibig sabihin, it doesn't mean naman na kung hindi ka uminom ng alak, ay para bang ang feeling mo, ay ligtas ka na. Pero dapat din natin malaman, kung hindi natin alam kung paano natin maingatan nating katawan, katulad nga lang ng pagtulog ng late, di ba? Pag puyat na puyat ka,
Hindi ba nagpo-form ng alcohol din ang katawan ng tao? Yes. Pagdating ng umaga, nalalango ka. Mm-hmm. So ito yung point na dapat nating maintindihan na talagang hindi biro ang kayamanan ng kalusugan na pinagtiwala ng Panginoon. Katulad ng ating puso, iisa lang yan. Mm-hmm. Hindi po pwedeng kukuha ka ng puso ng baka o puso ng kalabaw. Mm-hmm. Talagang original. Mm-hmm. Kanya-kanya yan. Kaya dapat nating ingatan dahil ang Panginoon ang may akda kung bakit tayo lahat ay lumabas sa sanlibutan. Salamat, Dok. At sa atin pong mga manonood ay yung pinakahuli naman po na, na hindi magandang epekto ng alcohol sa atin pong katawan ay ito na nga pong dementia na nabanggit kanina ni Dok. Na talagang mataas talaga yung risk natin magkaroon ng dementia. Why? Here's why. Moderate to heavy drinkers have a 57% higher risk of dementia, according to research in the Journals of Gerontology Series A. Drinking can literally make you lose your mind. Grabe, Dok. Lose your mind. Ang parang sa atin pong mga manonood, ano, parang kapag sinabi natin na lose your mind, parang nawawala ka sa sarili. Pero grabe po, ano, hindi lang talaga Alzheimer's disease, kundi pati yung talagang, ang dami pala talagang pangit na epekto nitong alcohol and even yung mga sinabi na example ni Doc na mga wrong combinations na pinagsasama-sama natin na mga pagkain dahil masarap, malinamdam, stimulating. Iba yung lasa, no, Doc, nakakaingganyong kainin. Kaya pinangungunahan na po tayo ng ating bibig, pinangungunahan na po tayo ng peer pressure ng mga kaibigan natin dahil uminom ka na muna, Gladense, kasi minsan lang tayo magkita, di ba? Ang hirap po nun, mga kaibigan. Kaya kailangan po natin magkaroon ng temperance talaga, ng self-control. So, sa atin pong mga manonood, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa The Review and Herald, March 24, 1884. Moderate drinking is the school in which men are receiving an education for the drunkard's career. Mga kaibigan, nakikita po natin na mga patalastas sa atin pong mga telebisyon, drink moderately. But back in 1884, ay sinabi na po, na isulat na po, moderate drinking is the school in which men are receiving an education for the drunkard's career. Meron palang Bachelor of Drunkard, di ba, mga kaibigan? Meron palang School of Drunkard. Meron palang ganitong klaseng edukasyon, mga kaibigan. Kaya tayo po ay maghinay-hinay at tayo po ay maging maingat sa atin pong mga ginagawa, especially sa atin pong pagdedesisyon kung ano po yung atin pong iinumin at kakainin at ipapasok sa atin pong katawan. Gayon din po ay nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Medical Ministry, page 114, An Expression of Satan's Violence. Thus, Satan works when he entices men to sell the soul for liquor. He takes possession of body, mind, and soul, and it is no longer the man, but Satan. Who acts, and the cruelty of Satan is expressed as the drunkard lifts his hand to strike down the wife he has promised to love and cherished as long as life shall last. The deeds of the drunkard are an expression of Satan's violence. Napakahirap pong isipin, no, mga kaibigan, na dahil dito sa pag-inom ng alak at sa perwisyo na nagagawa nito sa loob ng ating pong mga tahanan ay merong mga batang nasasaktan, may mga batang naaabuso, may mga wife din po, may mga asawang babae na nasasaktan at napangakuan na mamahalin hanggang sa matapos ang kanilang buhay. Pero nang dahil nga po sa alcohol ay ganito po ang nangyayari sa kanila. Kaya tayo po, mga kaibigan, ay magsama-samang magdalanginan. Tayo po, mga kaibigan, ay isipin po nating mabuti kung ano po ba ang epekto ng ating pong mga iniinom, ang ating pong mga kinakain, ang ating pong pinapasok sa ating pong katawan. And gusto lamang din po namin ibahagi sa inyo ang isa pong study ng Oxford Research Encyclopedias ng May 2017, Temperance and Prohibition, regarding pa rin po, mga kaibigan, sa alcohol. The temperance and prohibition movement
a social reform movement that pursued many approaches to limit or prohibit the use and or sale of alcoholic beverages. It's arguably the longest-running reform movement in U.S. history, extending from the 1780s through the repeal of national prohibition in 1933. During this 150-year period, the movement experienced many ideological, organizational, and methodological changes. Nakikita po natin, mga kaibigan, even sa studies ay talagang pinagtatalon-talunan po talaga itong pag-inom ng alkohol, pagbebenta ng alkohol sa atin pong mga supermarkets. Naku, Dok, no? For sure, Dok, na ano mo yan kasi nagtira ka, Dok, sa ibang bansa. Yeah, lalo diba? Sa Amerika, very ordinary na lang yan. Eh. Mm-hmm. Parang part na, lifestyle na. Eh. Nabihira yung hindi umiinom. Kaya ako, isang bagay lang yung natutunan ko na malaking faktor o bahagi yung naging kabahagi ako ng Seventh-day Adventist Church. Kasi siguro kung ako'y pinanganak sa pagkarniwa ng mga pulutong ng maraming mga tao, siguro umiinom din ako. Kaya yun yung point na sabi ko nga, talagang nababalyo ko. Lalo-lalo na nang napag-aralan natin itong libro ng isang babae na nagbigay siya ng ganitong uri ng kaalaman na siyang nagpapatibay sa atin ng paninindigan na we are not an ordinary created being. Mm-hmm. Na we should be proud and thankful for it because we know that purposely God wants us to be part of humanity and be able to be part of them, to create more awareness and to share with them the good news that there is still something we can do despite of the things happen in our modern world today, seeing so many people are experiencing and even losing their hope, especially with the things of what exactly happened, that a lot of people are dying every day and they were looking for something na kailangan na maabot sila sa kapamaraanan na mapaliwanagan at mabigyan sila ng mga paalala na ako'y naniniwala na ang banal na espiritu at ang Panginoon ang pupwedeng kumilo sa puso nila. Kailangan lang talaga natin na ibigay natin kung ano yung katungkulan, kung ano yung gawain ng mga Seventh-day Adventist. Di ba ang sabi nga sa Council on Diet and Food, health educator go forward. And at the same time, anong instruction sa atin? Educate, 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 educate the people. Paano natin may educate kung hindi tayo kikilos? Samantalang super yung blessings na binigay sa atin, na lahat na yata ng impormasyon sa pangkalusugan ay binuhos na. Kompleto. Para lang makasiguro na yung pinagkalooban ay magiging pagpapala din naman sa iba. Amen. And I'm encouraging each and every one, especially our beloved brethren, brothers and sisters, to make a necessary decision that it's really a high time for us to work together and be united in the area of this medical mission to reach more people. Kasi ang isang tao na nakalaya sa karamdaman, to be honest with you, isang uri ng regalo na hindi nila basta na lamang makakalimutan. Dahil alam nila na naging instrumento tayo dahil isang bagay na alam nila at hindi nila po pwedeng maitanggihan na kahit pa paano ang Panginoon ang gumagamit para lang maipagkaloob itong tinatawag na kung tawagin niya natin mensahe ng pangkalusugan. Amen. Salamat, Doc. At sa atin pong mga manonood ay mag-message lamang po kayo kung meron po kayong mga katanungan, suggested topic, or mga prayer request po sa hapon pong ito. At gayon din po ay nais po naming ibahagi sa inyo ang isa pa pong study ng Harvard Health noong November 3, 2020. So this was just last year. So a new study analyzed data from nearly 600,000 people who drank at least some alcohol and monitored their health over time. They found that regardless of gender,
mapababae o mapalalaki, mga kaibigan, higher alcohol consumption was associated with a higher rate of stroke, fatal aneurysms, heart failure, and even death. Diba do? Napaka matindi talaga kasi napakahirap po mga kaibigan na magkasakit. Napakahirap po na magkaroon tayo ng pananagutan sa atin pong naglalang sa atin, which is ang atin pong Panginoon. Kaya ibalik po natin sa Kanya. Ibalik po natin, iharap po natin yung atin pong katawan sa atin pong Panginoon ng may pag-iingat, may pagmamahal kung paano niya tayo kin-create, di ba? Saka, anong hirap nung magiging burden ka o yung magiging pasanin ka o pabigat ka doon sa iyong pamilya na isang bahagi na inaagaw ng karamdaman ang tunay na magandang samahan ng isang sambayan pag meron ng nakapatok na problema, lalo-lalo na sa area ng karamdaman. Kaya nga sabi nga doon sa Council on Diet and Food, health is a treasure. Of all temporal possession, it is the most precious. Actually, wealth, learning, education sometimes are dearly purchased by the buyer of health. But actually, none of those can secure happiness if health is lacking. And it is really a terrible sin to abuse health that God has given us. Kaya yung point na pinakamahalaga na ang kalusugan ay mabalyo natin dahil ito yung totoong kayamanan. Salamat to. Kaya napakarami mga tayong, ang sabi nga eh, yung wealth, learning, education are dearly purchased by the buyer of health. At sinabi nga, none of this can secure happiness if health is lacking. And it is terrible sin to abuse health that God has given us. And such abuses might enfeeble us even for life if we gain such any amount of whatever education. Hindi ba marami yung nag-aaral pa lang, umiinom na ng alak? Nag-aaral pa lang, naninigarilyo na. E anong uri ng buhay ang ating inihanda sa panahon na dapat enjoyin mo yung buhay mo? And then later on, dahil sa maling kapamaraanan ng pagtrato mo sa katawan mo, and at the end, hindi mo napakinabangan yung pinaghirapan mo. Na hindi naman yun ang purpose ng Panginoon sa tao. Ayan, so ito yung pinaka-meaning nito. Actually, sa kalusugan pa rin ang punta ng sentro na dapat i-value natin itong kalusugan nito. Kaya nga, Dok, di ba? Uulit-ulitin natin, mga kaibigan. 8 laws of health, mga kaibigan. Kaya nandito po ang kaalamang pangkalusugan. Kaya lahat ito, yung temperament natin, yung self-control natin, lahat ng nakikita natin sa ating kapaligiran, ito po ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya nais din po naming dagdagan, no, sa ating pong mga manonood, hindi lang po depression, anxiety, abuse, addiction ang nagagawa ng alcoholism. Alam niyo po ba na nakakalason din po ang alcohol? How? Many people don't realize that if you drink enough alcohol over a short period of time, it can be fatal. Another thing, mga kaibigan, para po sa mga tatay o sa mga nanay na umiinom po kahit po na occasionally or moderately. Fetal alcohol syndrome. Alcohol can damage a baby's developing brain and cause other developmental abnormalities. Diba, Dok? Yung kaawa-awang sanggol na isa sa mga creation ng Panginoon, walang kasalanan, ngunit magdurusa dahil sa kapabayaanan ng kanilang mga magulang. Ang sakit nun, Dok, no? Para sa isang pro-life na ako po ay talagang gusto ko kasi mahilig po ako sa bata, kaya sana po mga kaibigan ay isipin po nating mabuti kung ano po yung makapagpapabuti sa ating pong pamilya, especially kung tayo po ay gumagawa pa lamang o bumubuo pa lamang o nagpaplano pa lamang ng pagkakaroon ng sarili nating pamilya. At sa atin pong mga manonood, ngayon na po ang panahon para kayo po ay mag-send ng inyo pong mga prayer requests, especially po ng inyo pong mga katanungan ngayon pong hapon pong ito. At habang hinihintay po namin yan, ay nais po namin ibahagi sa inyo ang 5 mga makakakuha na mareregaluhan po ng Councils on Diet and Foods na libro. Okay, si Ivy Gavino, si Cynthia Cornejo, si Tess Veneracion,
Gloria Notarte, and Chona Santos. Ayan. Hintayin niyo po ang aming pong message para po makuha niyo po ang inyo pong libro na Counsels on Diet and Foods. And ngayon po ay sobrang nagpapasalamat po kami sa inyo pong pagtangkilik sa programa po ng Kaalamang Pangkalusugan. At ito na, Doc, ang favorite part ng lahat, even ng atin pong mga manonood, na mabasa ang lahat ng kanila pong mga katanungan. Okay. So, Doc, sa unang tanong, bakit po bawal ang gatas sa acid reflux? Actually, katulad nga nung lagi ko nababanggit, ang katawan kasi ng tao, pagka nagkakaedad na, yung renin enzymes na nasusumpungan sa isang batang bagong panganak ay natatanggal ito pag nagkaka-EP na. Kaya purposely, ang functions po ng renin enzymes to process the milk. Instead of just turning it into acid, nagagamit ng katawan. Pag wala tayong renin enzymes, yung milk ay nagiging acid. Kaya pag may acid reflux ka at may edad ka na, uminom ka pa ng gatas, naging acid yan. Okay. Kaya marami nagkakaroon ng sipon. Mm-hmm. Dahil hindi na-design yung katawan nila, nagagatas pa. Ayan. Salamat, Doc. At salamat po sa atin pong sender. Sana po ay naliwanagan po kayo. Ito, Doc. Doc, okay lang po ba na uminom everyday ng chamomile? Baka hirap siya matulog. Hindi ko naman ma-recommend na maging part na ng diet mo. Mm-hmm. Kasi parang pagkain na yun, pagka ginawa mo ng every night. Pwedeng i-alternate. O kaya naman, kunyari, one week, after a week, huminto ka muna. Mm-hmm. Para yung body mo hindi maging dependent doon. Ayan. Thank you, Doc. Bagaman wala namang side effect, mm-hmm, ang chamomile. Ayan. Ito naman, Doc. Doc, matatawag po bang vegetarian ang kumakain ng isda? Kasi maraming klaseng, kung tawagin eh, pag sinabing vegetarian, may obo, may lacto, may vegan. Yes. Pag sinabing vegan, katulad ko, wala akong isda, wala akong itlog, kahit walang anong gatas. Flesh. Okay. There's no, wala talaga any animal material. Mm-hmm. Pag sinabi naman lacto or obo, ay pwedeng gatas. Pero pag sinabing kumakain ng isda, wala pa rin dun sa category na yun. Okay. I'm sorry, you are not a vegetarian when you are still eating fish. Fish, okay. Thank you, Doc. Ito naman, Doc. Doc, normal po ba na sasakit ang sikmura after uminom ng kalamansi na may warm water? Actually, hindi naman talagang sumasama ang sikmura. Maaring nabigla siya, mm-hmm, o first time niya. Okay. Pero naging alkaline kasi yan eh, patating sa tiyan. Mm-hmm. Kasi ako pagising ko, umiinom ako niyan eh. Pero never ako naka-experience nun. Kaya ang masasuggest ko lang, dahan-dahanin niya. Unti-unti lang muna, mm-hmm, hanggang sa maging use yung tiyan niya. And later on, maging okay na rin siya. Ayan, salamat, Doc. Gusto ko lang, Doc, dagdagan, no? Kasi nabanggit mo kanina na hindi ito, nagiging alkaline siya sa tiyan. Alkaline pagdating, yes, sa tiyan. Pagdating sa tiyan. Kasi may mga nakausap din ako, no, na sa atin pong mga manonood, maybe, hindi ito yung opinion nyo, hindi katulad nung sa opinion namin dalawa ni Doc, pero sa mga napagtanungan ko kasi, Doc, parang may iba sa kanila na talagang, kumbaga, nangangasin talaga yung sikmura, kahit yung sa mga pineapple, talagang very, kumbaga, parang, sensitive yung tiyan nila when it comes sa mga citrus or parang mga maaasim na material. Siyempre, when you are not used to it, especially yung mahilig kumain ng mga, uminom ng mga processed na drinks, siyempre nasanay na yung tiyan nila. Mm-hmm. Yun yung iba, kahit alak yung inumin eh, okay sila eh. Mm-hmm. Pero pag uminom ng mga natural material, sometimes may adjustment period sila. Ang masasabi ko lang, ang katawan natin nag-a-adjust. Kung sakali mang you are not used to that kind of drinks, ay turuan mo lang yung katawan mo. In a very conservative way. Okay. Thank you, Doc. Ito naman, Doc. Paano po pababain ang creatinine? Actually, ang creatinine, isang uri ng palatandaan ito na meron kang kidney disorder. So, para bumaba yan, una, ay kumain tayo ng mga natural at iwasan ng mga animal protein. At kailangan i-cleanse natin ang kidney at mabigyan ng kakayanan para magawa niya yung part niya. Kasi may mga certain things na sumataas ang creatinine pag declog na, pag ano na, clog na yung ang kidney nila. Kidneys natin. Okay. Ang mapapayo ko, uminom ng cranberry, mm-hmm, aloe vera, mm-hmm, o yung buhok ng mais, mm-hmm, o sabaw ng buko, or kung medyo heavy, pwede kayo mag-urba ursi.
Ayun, yung uva ursi natin. Okay, thank you, Doc. Okay, sa atin pong mga manonood, ito na po yung atin pong last question for this afternoon. So, ito napakadali, Doc. And I think dahil medyo nagiging tag-ulan na at lumalamig na sa atin pong bansa ay marami ang inuubo, Doc. So, ang katanungan ng isang ina ay, Doc, ano po ba ang gamot sa ubo? Actually, una-una, iwasan kumain ng matatamis at mamantika at maalat. Kasi naging costly ng katiyan. Tapos iwasan yung mga matataas yung preservative, yung mga pagkain ng mga mataas ang excitotoxin. At the same time, kung medyo talagang makatina, pwede tayong magmumug ng kalamansi na may mainit-init na tubig para kahit paano mamatay yung bakterya niya. O kaya pwede rin tayong mag-take ng tinatawag na mga katas ng sibuyas. Dahil alam natin na nagpapatunaw ng hard mucus ang sibuyas sa loob ng baga. At meron din siyang kakainan para pumatay ng bakterya. At napakalaking tulong nito, lalo-lalo na sa pagbibigay ng enerhiya. Kaya sibuyas natin, it's a gift yan. Dahil mayaman tayo dito sa ating bansa. At kung talagang tuloy-tuloy ang pangati, bigyan lang po ninyo ng parang poultice dito sa liig ninyo. O tapalan po ninyo. O kaya kumuha kayo ng salumpas, tapalan po ninyo yung liig ninyo. At mapapansin po ninyo, mami-minimize na po yung ubo ninyo. Plus, uminom ng maraming tubig at magtikay ng high count ng vitamin C every day. At mag-steam kayo. At pilitin ninyo na kumain ng natural na pagkain. Lalo-lalo na pag may ubo ka na. Kumain ng sariwang gulay at sariwang prutas. Thank you so much, Doc. At sa ating pong mga manonood na nag-send po ng kanila pong mga questions ay antabayanan nyo lamang po dahil babalikan po namin ang inyo pong mga katanungan upang masagot po ito dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. At muli po, nagpapasalamat po kami sa inyo pong pagsubaybay sa amin pong ngayong hapon pong ito. At sa ating pong mga manonood, nais po naming ibahagi po sa inyo at iwanan ang nasa Temperance, page 36. The only safe course... How many frightful accidents occur through the influence of drink? What is the portion of this terrible intoxicant that any man can take and be safe with the lives of human beings? He can be safe only as he abstains from drink. He should not have his mind confused with drink. No intoxicant should pass his lips. Then, if disaster comes, men in responsible places can do their best and meet their record with satisfaction, whatever may be the issue. So sa ating pong mga manonood, ngayon pong hapon pong ito, ay nawa po ay naging aral po sa atin ang lahat po ng ating mga narinig, ang lahat po ng ating mga nalaman ngayong hapon pong ito regarding po sa ating pong pag-inom ng alcohol at gayon din po yung self-control po natin sa mga wrong combinations na atin pong kinakain kahit na sa tingin natin ay makabubuti sa ating katawan, ngunit hindi naman po pala naaakma o hindi ibinigay na original na diet sa atin ng ating Panginoon. So ngayon po, mga kaibigan, ay atin pong ipanalangin ang atin pong mga kaibigan na nag-send po ng kanila pong mga prayer requests. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa ginawad niyo po sa aming katalinuhan at karunungan sa hapon pong ito. Dalangin po namin, Ama, ang kapatawaran ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa salita man po at sa gawa. Gayon din po, Ama, lubos po namin inilalapit sa inyo, Ama, si Dr. Jean Zarandona dahil po sa kanya pong lung cancer. At gayon din po, Ama, si Mrs. Gloria Codires, si Miss Linda Valencia, na meron din pong mga pinagdadaan ng kirot sa kanila pong mga cancer na kasakitan. Gayon din po, Ama, dalangin po namin si Dr. Jacob, si Jason, si Leonie, at si Noni Gumbok na nagkaroon po, Ama, ng COVID. Nawa po, Ama, ay patuloy niyo po silang pagalingin at tuloy-tuloy nawa po, Panginoon, ang kanila pong maging recovery sa pagkakaroon po ng COVID. At dalangin din po namin, Ama, sa inyo si Giancarlo El Bambo na nawa po, Ama, ay natapos po ang kanya pong pagka-quarantine sa pagkakaroon po niya ng COVID sa quarantine facility.
Alam po namin, Ama, na sa mga panahon pong ito ay hindi po madali para sa mga kaibigan po namin na nagkaroon po ng COVID. Hindi rin po madali, Ama, sa mga magulang, sa mga kamag-anak, sa mga nurses, sa mga doktor o sa lahat po ng mga frontliners na mga nagsisigawa, Panginoon, at nagiging kabahagi, Panginoon, sa pagsagip sa mga tao at pagtulong, Panginoon, sa mga tao na nagkakaroon po ng kasakitang ito. Dalangin po namin, Ama, na kayo po ang mag-heal po sa kanila. Kayo nawa po, Ama, ang mag-provide ng kagalingan po sa kanila, katulad po ni John Anthony. Katulad din po, Ama, ng mga kaibigan namin na taga Cavite. Gayon din po, Ama, ang mga kaibigan po namin, Ama, dyan po sa AMCM dahil meron pong mga PUM ngayon. Tulungan niyo po sila, Ama, na hindi po magkahawa-hawa, especially po, Panginoon, ang mga estudyante doon. Alam po namin, Ama, na kayo lamang po ang makapagpapagaling po sa kanila at makapag-iingat po sa bawat isa po sa amin. At lubos po namin inilapit sa inyo, Panginoon, ang kapatid po ni Reng Serrano na meron pong chronic kidney disease na stage 5, ay kayo rin po, Ama, ang mag-is ng paghihirap na kanya pong nararanasan ngayon. At dalangin din po namin, Ama, si Tatay John Sigwa, Panginoon, sa kanya pong kagalingan sa recent operation, Panginoon, na ginawa sa kanya. Alam po namin, Ama, na sa edad po ni Tatay, bilang isang senior citizen, Ama, ay hindi po maiiwasan magkaroon ng komplikasyon. Ngunit, Ama, dalangin po namin ang maganda pong recovery ng kanya pong pangangatawan. At patuloy po namin inilalapit sa inyo, Ama, si Jerwin Acepcion na nag-undergo po ng dialysis. At gayon din po, Ama, dalangin po namin si Josie Manunday sa kanya pong ovarian cyst. At gayon din po, Ama, si Noemi Manliges na magkaroon po siya ng kagalingan sa kanya pong cyst sa ulo. At dalangin din po namin, Ama, ang magkapatid na si Prince at si Princess Delector na kayo nawa po, Ama, ang magsilbi po nilang espesyalista sa kanila pong balat dahil alam po namin, Ama, na kayo lamang po ang makapagpapagaling po sa kanilang allergies at ganoon din po sa mga hindi po gumagaling na sugat nila sa balat. Alam po namin, Ama, na sa amin pong mga manonood ngayong hapon pong ito ay may iba-iba po kaming mga daing. May iba-iba po kaming nais na ipanalangin. Hindi man po namin ito may sambit ngayon sa kabuuan ay in behalf of them, Panginoon, ay inilalapit po namin ang mga kahilingan po nila. Kagalingan, hindi lang po sa physical, kundi tulong din po sa pinansyal na pangangailangan, especially, Panginoon, sa mga trying times na katulad po ng pandemic na ito. Dalangin din po namin, Ama, ang mga naguguluhan, especially, Panginoon, sa kung ititake po ba nila ang vaccine o hindi. Alam po namin, Ama, na kayo lamang po ang makapagbibigay po sa amin ng tunay na kasagutan dahil kayo po ang naglalang sa amin. Kayo po ang nag-create, Panginoon, at nagbigay po sa amin, Ama, ng 8 utos ng kalusugan upang ito po ang aming sundin. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na magkaroon po ng karunungan at katalinuhan na magmumula lamang po sa inyo. At sa paaming pong pagtatapos, Ama, nawa po, puspusin niyo po kami ng banal na espiritu dahil ang lahat po ng ito ay aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Doc. At sa atin pong mga manonood, ay lubos po kami nagpapasalamat sa inyo pong pagsama sa amin sa isa pong talakayan tungkol po sa self-control. Nawa po ay lahat po tayo ay may natutunan dahil ito pong muli si Gladense Panuelos kasama pa rin po ang naturopathic expert na si Dr. Tamateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.